Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang dalaga at kung paano siya nagkaroon ng panibagong pamilyang nagmahal at nagbigay sa kanya ng pag-asa. Siya ay si Danica. Bakit ako iniwan ng nanay ko? Hindi ba ako mahalaga? Dalawa lang ito sa mga tanong na palaging tumatakbo sa isip ko mula nang mamulat ako sa buhay sa loob ng bahay ampunan. Pakiramdam ko, isa akong nilalang na walang halaga at hindi karapat-dapat mahalin. Danica? Sister, bakit po? Oh, bakit mang-isa ka na naman dito sa hardin? Sister? Bakit? Ako na po ang pinakamatanda sa mga naririto sa bahay ampunan. Si Jessie, inampun na nung nakaraang buwan. Siya ang halos kaedad ko. Mula ng 5 taon ako, naririto na ako sa inyo. Pero, bakit po walang gustong umampun sa akin? Pangit po ba ako? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang nilikang pangit ang Panginoon. Pero bakit walang gustong kumupkup sa akin? Halika, sumama ka sa akin sa loob. Bakit po? May ipakikilala ako sa iyo. Ikaw si Danica? Hi, Danica? Hello po. Danica, siya si Linda at ito naman si Melvin. Meron silang isang anak na lalaki. Sila na ngayon ang magiging bago mong pamilya. Po? Payag ka bang maging bunsong anak namin, Danica? Ampunin niyo po ako? Oo. Sister, totoo po ba? Oo, totoo. Oh, bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba sa amin? Masaya lang siya. Masayang masaya siya dahil mayroon na siyang panibagong pamilya. Danica, ito ang magiging tahanan mo mula ngayon. Oh, ang laki po ng bahay ninyo. Pero ay, Sir, dalhin mo nga rito si Devin. Aba. Welcome to our family, Danica. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkupkup niyo sa akin. Daddy, Mommy. Oh, Devin! Come here. Danica, si Devin, pangaray namin. Hi. Ano pangalan niya? Danica. Danica? Danica, say hi to your Kuya Devin. Kuya? Hi, Danica. Sayang, hindi kita nakikita. Ma, i-describe mo na lang siya sa akin. Si Danica, kasing tangkad mo siya. Pero 16 years old pa lang siya. Gaya mo, matangos ang ilong niya, makapalang kilay, mahaba ang buhok niya. Tapos, meron siyang nunal na malaki sa may tenga. Maganda siya, anak! Nice meeting you, Danica. Welcome to the family. Danica? Danica! Bakit ka umiiyak na naman? Umiiyak ka? Ayaw mo ba sa akin bilang kuya kasi bulag ako? Masaya lang po ako. Masaya, masaya po ako. Danica, mula ngayon, meron ka ng pamilya.
Meron ka ng mama, daddy at kuya. May bonus pa. Meron kang Mang Teroy. Ay, maglilinis ako ng sasakyan. Dahil mamaya may pupuntahan kami ni Sir Melvin. Teka, nasaan yung panlinis ko rito? Aba, Danica? Ay, Mang Teroy, good morning po. Anong ginagawa mo? Ba't ikaw naglilinis na sasakyan? Wala naman po kasi akong ginagawa. Bitiwan mo yan. Bitiwan mo yan. Trabaho ko yan. Baka makita ka ni Sir Melvin at Ma'am Linda, tiyak makakagalitan ako. Ayos lang po ako. Kaya ko naman po itong gawin eh. Kasi ginagawa ko po ito sa bahay ampunan dati. Naglilinis po ako ng sasakyan ni na sister kapag wala po akong ginagawa. Hindi. What? Ako na. Bitiwan mo na yung basa na tabo. Ako na maglilinis. Pero... Pambira kang bata ka. Basang-basa na ang damit mo. Magbihis ka na muna. Ako na rito. Huwag mo akong inaagawan ng trabaho ko. Sige po. Alam kong masipag kang bata, pero hindi ka rito kasambahay. Anak ka ng mag-asawa kong amo. Anak ka nila. Sino nandito? Hindi kasi mami. Hindi ka rin si daddy kasi kilala kong amoy nila eh. Hindi ka rin si Mang Teroy kasi amoy air freshener siya. So, ibig sabihin, ikaw si Danica? Kuya David. Oo, sabi ko na nga ba eh. Bakit ka narito sa kwarto ko? May kailangan ka? Nakabukas kasi yung pinto kanina. Oo. Tapos, napansin ko na medyo magaling yung kwarto mo. Ha? Kaya, nilinisan ko. Naglinis ka? Oo. Si Ate Evan tagalinis namin dito. Kaya ko naman kasing gawin. Kaya ginawa ko na. Okay lang ba sa'yo? Oo. Okay. May gagawin ka ba dito sa kwarto mo? Lalabas na ako. Sige. Kapag may kailangan ka, kuya, tawagin mo lang ako, ha? Nandiyan lang ako sa kabilang kwarto. Okay. Salamat sa paglilinis ng kwarto ko, ha? Walang anuman, kuya. Danica? Hmm? Anong pakiramdam na meron kang bagong pamilya? Masaya. Yun lang? Yun lang bang nararamdaman mo? Ha? May ginagawa pa si Ate Eva sa kusina. Buti pa, ako naman ang mag-ayos dito sa sala. May paparating daw na bisita sina Mami at Daddy. Lilinisan ko muna itong kisame. May mga agyo ni. Kaya lang, mataas. Hindi ko maabot. Buti pa, umapak ako dito sa upuan. Yan. Tapos, aabutin ko ng walis tambo. Itong... Ay! Naku! Nahagip ko yung chandelier! Nabasag! Hindi! Anong gagawin ko? Anong nangyayari dito? Mami Linda? Oh. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Danica! Sorry po talaga. May nabaan ka ng bubog sa braso. Ayan, nagturo ko. Sorry po. Hindi ko sinasadya. Danica! Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ko, hanggang ngayon piniplease pa rin tayo ni Danica. Siguro natatakot siya na baka ayawan natin siya. Baka abandonahin uli siya. Natatakot siguro siya na baka sa simpleng pagkakamali, mawalan uli siya ng pamilya. Kaya ba kung
umasta siya rito sa bahay parang hindi natin anak, kundi katulog. Oo. Kanina, takot na takot siya nang nabasag niya yung chandelier, pero hindi niya napansin na may sugat na siya sa braso. Hindi natin siya masisisi, Linda. Inabandona siya ng kanyang tunay na mga magulang. Takot siya na maulit yun. Takot siya na maramdamang hindi siya makaraga. Takot siyang maiwan muli. Melvin, ano kayang mabuting gawin? Kausapin mo si Davin. Alam niya kung anong gagawin. Davin, ito na ba ang mga dadali? Opo, Mang Teroy. Ay, sige. Lalagay ko na sa trunk ng kotse. Danica? Opo ba na, kuya? Bilisan mo. Malapit ang mag-sunrise. Tara. Okay. Let's go to the beach. Ka na ba ng castle? Parang hindi naman to castle, kuya eh. Parang bundok to, oh. Yan? Eh, ano ba yan? Ayoko na. Pagod na ako maghukay ng buhangin. Ay, palabas na yung araw, oh. Ganun ba? Oo. Danica, alam mo ba kung bakit Davin ang pangalan ko? Combination ng pangalan ni Mom Linda at Daddy Melvin? Galing mo, ah. Obvious naman masyado, eh. Talaga? Oo. Nung una mo akong nakita at nalaman mo ang bulaga, anong naramdaman mo? Ha? Naawa ka ba sa akin? Hindi. Hindi ka. Ano nga naramdaman mo? Sabi ko sa sarili ko, maswerte ka. Kasi kahit may kapansanan ka, meron ka mga magulang na mababait at mapagmahal. Sabi ko nga, buti ka pa eh. Kahit may kapansanan ka, hindi ka nila inabandona. Samantalang ako, kumpleto naman ang katawan ko. Wala ako kahit anong problema sa katawan. Pero, inabandona ako ng mga magulang ko. Alam mo ba, nung una kong malaman na aampunin ka ni Daddy at Mami, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, may dagdag na akong mata. Ha? Hindi na lang si Mami at Daddy ang magiging paningin ko, kundi ikaw din. Kuya. Masaya ka ba talaga na may pamilya ka na? O baka lalo mo lang nakikita kung ano wala ka dati? Baka lalo mo lang nakikita kung anong ipinagkait sa'yo ng mundo. Kuya Davin. Mahal ka ni Mami at Daddy. Ilang buwan silang bumisita sa bahay ampunan. At nung una nilang punta, ikaw kaagad ang nakita nila. Ilang buwan silang nanalangin na maging maayos ang proseso. At pumayag ka na ampunin ka nila. Hindi ka batang napulot lang sa bahay ampunan ni Mami at Daddy. Mula nang makita ka nila, itinuring ka nilang totoong anak. Sana maramdaman mong mahal ka namin bilang bahagi ng aming pamilya at hindi mo kailangan magpa-impress sa amin para matanggap ka namin. Hindi naman ganun ang magkakapamilya. Kapag magkakapamilya, nikakaunawaan. Laging tapat sa isa't isa. Ako, kuya mo. Kahit hindi mo ako pagsalbihan, kuya mo pa rin ako. Kuya. Sana mula ngayon, maunawaan mo kung anong ibig sabihin ng pamilya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon na kinausap ako ni Kuya Davin. Tama siya. Takot akong muling iwan at abandonahin. Pero dahil sa kanila,
nagkaroon ako ng panibagong pamilya na tumanggap sa buong pagkatao ko at hindi ako iniwan kahit kailan. Ako po si Danica at ito ang aking buhay. Ang ating totoong pamilya ay yung mga tao na tatanggapin tayo kung ano at sino tayo at ipararamdam sa atin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, tayo ay sapat. Para si ganap, Jenalyn de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Janelle Benamin, June Martin Ligaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Danica. Naglapat ang angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika, Bubuy Salonga, Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Ligaspay at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.